two bans for the side of Power Pack Gaming. That is the Lancelot as well as Mathilda. Sinagot man dito ng una na mainit na mainit na team. Ang dami nag-uusap about dito, the Z4 Esports, which is ang may hawak neto, if I'm not mistaken, that is Zapnu. Si Zapnu. Pero for the side of Z4 Esports, vinana nila dito from B ang Selena and the Eve. For the Power Pack Gaming, Lancelot and Mathilda, nag-iiwasan na sila ngayon ng core and the post-for position. Ayaw na nila ng mga mabibilis na pick-off with the Selena with Abyssal Arrow, and ayaw nila magbigay ng vision sa mapa. Gusto nila kapaan sa dilima. Eh, napapansin ko ha, sa ating drafting style nowadays is Esmeralda laging pumapasok sa first phase ng drafting. If ever man ma-open, automatic mapupunta sa kanila to. And now, Hito, nakita ko nga sa post dito ng Z4 fan page, sabi na welcoming the yung parang greatest gold lane player na si Hito dito. Tapos nakakapagtaka, nung welcome siya dito ng Z4, lahat ng reaction, hindi wow eh. Ha, ha, ha. Ano meron doon, Hito? Ultimo si Popeye, kinukulit dito si Hito sa comment section. Mahiwaga talaga si Finding Hito. Pero marami na rin naman tournament na sinalihan si Finding Hito at nagpakita siya ng angking galing sa gold lane. Yun nga lang, medyo may kapos factor na ginanap din natin ng mga turneo sa ating Just ML. Pero here we go for the Power Pack Gaming. Kinuha na nila yung Nathan na alam natin napakasakit din kanina dun sa ating series number 1. Ginamit din yung dalawang team na nauna. Pag umabot ka kasi sa late game, having that Nathan, automatic the objective or that Lord itself, kaya niyang kuhain kahit wala siyang retribution. Now, checking in that Kagura, it means that you want to counter this specific hero. Ang kanilang Farsa na kaya niyang patayin with that Yin Yang Overturn using the Semi-Umbrella plus yung survivability mo to clear the wave not even going close. Eh, maganda. Plus the face check na pwedeng ibigay dito. So, Kagura is a good pick para sa side dito ng Z4 Esports. Removing as well as a potential sudutang na tinatawag natin, the Joyet, is already out para sa ating game number 1. Mamumroblema sila dito. May huge tank na dito ang Power Pack Gaming. Ano yung magiging possible tank ng Z4 Esports? Pwede silang gumo for a ENK, Baksha, or even a Tigrid or Atlas para sa side dito ng Z4 Esports. Actually, gustong-gusto ko yung pagbabanggit mo dun sa isa nating Kagura with the Yin Yang Overturn. Talaga naman si Ashi ng Power Pack Gaming, mapapaisip siya eh kung paano yung magiging posisyon niya. Kasi kapag ka nanatili siya dun sa open area, tapos makikita siya ng team Z4 Esports, eh mayayata pa rin siya. Pero who knows, para sa sakit din talagang isang backliner na Frogby talagang gagawa at gagawa na parang. Pero here you go, the ating Roger. Para Roger wins the game simula nung nag-enhance ang isa nating Roger sa ating meta. The early game kasi yun yung kinakapitalize dito eh ng Power Pack Gaming plus si Thams. Speaking the Thams, alam mo na isa yan sa good counter against a Esmeralda sa laning phase. So ayaw mo makita na nasusunog ang isang Esmeralda, while that's a good pick para sa side ng Z4 Esports, the sustain tank, Ruby. Medyo na ano ko yun, na nalimutan ko para sa isang Ruby. Anyway, ilan ng close range dito or the melee? 1, 2, 3 heroes para sa Power Pack Gaming. Konting hatak, maganda ang pwedeng kahinatnan ng kanyang We Are Offended. So much to that, guys. Isang mabilis na botohan. Sino ka dito pagdating sa draft? Let's not talk about the players. Doon lang sa draft. Kung palalaruin ka, sino yung team na gusto mong laruan dito? Ang ganda kasi ng lineup ng team Z4 Esport dito. Ang dami nilang panghuli. If I think, sa tanong mo, Prof V, pupunta ako sa Z4 Esport for this game number 1. Okay. Pero sige, dahil nga ika-counter ko kanina to, para wala talagang bawi, I'll go for the Power Pack Gaming. Here we go for our series number 2, game number 1, Power Pack Gaming versus Z4 Esports. Welcome to the land of Don Professor V. Pero dito, si Finding Hito nasa gold lane na nga ulit. Professor, nakikita lang naman natin yung mga first 2 nila. Usual picks lang naman din yan. Usual na posisyonan pagdating sa ating early first minute ng laro. Tapos dito yung Hayabusa, sa tingin ka mas mabilis siya ng konti dito na mag-clear ng Furfold Buff. Unlike kay Roger na medyo may delay na konti. Pero tingnan natin kung paano magiging ikot ng post 4 and post 5 ng dalawang team. Mas mabilis actually ang Roger pagdating sa jungle minions. Nakita natin doon. Pakatapos pa lang, nandun na agad siya nakatawid knowing na nasa kabilang side pa dito ang Lito Wanderer. Dahil alam to ng Hayabusa, the strong potential na meron ng isang Roger.
automatic aatras muna. Bakit lamang guys, sa mga natatanong, bakit lamang ang Roger sa Hayabusa sa level 1? Kasi may dagdag skill siya. So may dagdag skill agad. So automatic, more skill, more fun, mas mabilis ang rotation as well as the attack speed ng isang Roger pagdating sa first phase ng game. Level 2, yeah, level 2 ang etong si Irad going for the level 3 naman. Ay, hindi, level 3 na pala. Etong si Jago going in for the level 4 na. Ang dalawang core hero dito, mas mainit lang ang ikot mismo ng C4 Esports. Kasi sa ganyang kasimple, they're trying to contest a small turtle, which is mas maganda lang kasi dahil pag nasa gold lane ka at makuha mo yan, kalamangan yan against sa marksman versus marksman or kung sino man pwede mong katapat. As of now, that is Clint going against Nathan. Kev's doing a great job snatching that turtle coin, crab coin, habang umiikot dito ang C4 Esports. At habang umiikot nga doon, Prof. B, ang mga players natin, 5 seconds na lang, lalabas na ang ating turtle number 1. Siguro doon tayo makakakita ng unang dugo sa Land of Dawn kasi wala pang mga kumusyon na nangyayari dito sa ating mapa kasi naghihintay sila ng level 4 nila at magkaroon ng kahit konting item lang, kahit hindi isang core item. Ang inaasahan kasi nila doon, yung ganung cut, si Irad trying to pick off using his Ugi Shadow Kill, pero hindi nila pinurok dito. Hindi nga pinurok dito, Prof. V, pero yung Feather Earthstrike halos wala nga. Tinamahan kasi nag-disengage ang team ng Z4 Esports, pero Falling Star muna sa nating Esmeralda na ginagamit ni Sad. Pero sure, for the power pack gaming yung turtle natin. Kasi nga sabi nga ng ating sa Professor V, mas mabilis ang isa nating Roger sa pagkuha sa early minutes ng laro. At nararamdaman to ng Z4 Esports, good decision making as well as discipline. Hindi natin kaya makipagsabayan. Kung sakali man makuha natin, that's a good point. Pero wag na totally na mag-extend ng ating mga resources to burn out if ever man kasi doon kayo mahihirapan. Now, going back sa ating timely na laro, Z4 Esports taking their time to strike back, waiting. Kung sakali, I believe that is the next Lord, next turtle na pwede nilang ilaban. Lito Wanderer, sila pa rin na nakakuha, great vision. Mas okay lang makahinga etong si Irad. This is a high level play. Doing a 2 minion or jungle minion, jungle creeps at a time. Then pansin natin, hindi, mapapatay na ata ni Hayabuse. Yung kanyang minion yun. Pinagdikit niya, di ba? Yung green, so that's a good move para mas mabilis siya makarotate dito. Checking naman sa ating gold lamang ng 300 ang Power Pack Gaming. Bakit? Kasi yan yung pinanggagalingan kanina dun sa first turtle. Ayun na nga, pero wala pang first blood pa nga. Paulit-ulit na sinabi ko, wala pa tayo sa 4 minutes ng laro. Buma! Pero sa baba, may Falling Star na binigay sa isa nating Thomas, and that first blood is powered by the Dito Telecommunity. Grabe naman yun, Prof. B. And yun yung ginawa nilang panghabol dun sa gold deficit na meron ang Power Pack Gaming habang ang kanilang si Jago Bustamante, ang kanilang Roger, trying to clear. Hindi niya kasi kaya i-clear ng totally for the next wave dahil mamumroblema dyan is made-delay ang kanilang side lane. So usually guys, for the first 5 minutes, hindi kayo lagi clear ng clear. Napansin mo kung sino nila natira, yun lang yung pinatay, hindi niya nahinantay next wave. Dahil very crucial ang first 5 minutes ng laning phase natin. Pag nawalan ka ng isang catapult dyan, automatic ang laki ng delay. Habang may catapult na pinagsasabi tayo dito, pero ito sa may bottom lane, magbabakbakan sa 2 versus 2 ang laban ng Yingyang overturn sa mukha ng dalawang team ng Power Pack Gaming, pero may naghabulan dito na dito si Goldust Ice, pero namatay pa rin si Granzu at si Sadie nakapatay. May turtle tayo dito, pero isa 2-4 nothing exchange for the Z4 Esports at nagbabakbakan pa rin. May I am offended ba na binibigay? Hindi. Sabi ng Goldust Ice sa ating Z4 Esports, kunin mo na lang natin yung mas objective na mas mataas. Grabe yung ginawa doon na zone na ni Cold as Ice. Pwede ko siyang tawagin Cold Ice Assassin kung paano siyang pumasok doon, zoning the 2 members ng Power Pack Gaming, dealing a huge space para sa Z4 Esports. Imagine, no, dalawa lang ang binomba ng Feather Earthstrike dahil ang may kasalanan again, that is Cold Ice Assassin. I'm offended. Dalawang tinamaan ngayon na naghahabol na ang Z4 Esports. Boom! Na ang Power Pack Gaming sa kanilang buhay, pero may mga may sugod, kaso nga lang na-delay ng kaunti. Paano lumalamang dito yung Z4 Esports, Prof. B?
Taking time, strike again pagdating ng lamang kayo sa numero. Bakit? Kasi meron silang burst potential na nagagamit kay Igma, Kadima, as well as yung si Finding Hito. Knowing that you have a flicker, yung flicker ginamit niya paharap to seal the deal sa squishy na si Ashi. Yun yung farsa na tinakedown nila dito. As early as now, with the 0-4, lumalamang ang Z4 Esports pagdating sa atin network, pagdating din sa objective, biglang bumabaliktad yung first phase na quick rotation ng Powerpack Gaming. Paunti-unti talaga gumagapang ang Z4 Esports sa ating tagumpay. Pero kanina gusto kong sabihin yung dalawang ticking time bomb natin na hero dito. Si Kevz at si Finding Hito, yung isa nating Nathan and the Clean. Kaso nga lang lamang na si Finding Hito kasi may isa na siyang na-kill, tapos may isa pa siyang Toring na kuwang objective. Tuloy-tuloy lang ang Ugi Shadow Kill. Sinalo mo na lahat ng pwede saluhin. May counter go with a yakap ng kalapate. Nahuli naman ang kanilang si Cold Ice Assassin. Too late to handle for the Power Pack Gaming. Ang pag-pick off nila dito, umaabante naman ang minions habang sinasayawan sila dito bandang baba. Nagsasayawan na parang nagtititok nga. Pero yung ating conceal epinaf up na para makapag-disengage. Pero anong sinasabi mo disengage? May uwi si kami sa baba. Si Ashi ang nawala. At si Kevz mapupush ata yung Tori natin. Pero maganda bang trade yun, Prof V? When in terms sa early game, actually, panalo talaga kung sino yung nakakuha ng ano eh. Nakakuha dito ng Atore. That's not a shutdown kill, pero that's a turret na pinakita dito. There's a jumping, ang daming pulado. Kapos naman ang pagtalon. Netong kanilang Kufra at umaabante with that disc right in front of the face ni Esmeralda. Etong si Sad. Sad ka muna dyan dahil wala ka mapipick off. Good contest. And knowing from that recent clash, hindi man siya nakapick off, hindi rin siya napick off. Lamang lang siya pagdating sa exchange gold. Having that average, getting the 10 gold every 4 seconds, paangat ng paangat ang ginto na meron. Eto si Sad! Ang ganda na naman ng Eye of Vendetta of a Feather Airstrike, pero nakakuha pa rin ng turtle natin ay si Finding Hito. Kahit wala yung retribution, siya yung nakapag-secured. Paano po protektahan ng Team Power Pack Gaming itong middle tower nila na andito pa si Sad sa dulo, pero yung Falling Star may pop-up ba? May tatamaan ba? Hindi. Lumayo na lang siya, disengage na rin kasi masyadong malalim na sa Torre, Prof. B. Inaabangan ko rin kung tatalon sila dito eh. Kinukuha nila yung face dito as well as yung timing kung makakapasok sila. Sabi ng Z4 Esports, hindi. Panghawakan natin yung kalamangan natin. Let's go back sa ating laning phase para mahirapan ang Power Pack Gaming. Right after nyan, pwede tayong kumlash dahil for the next 80 seconds, dito lalabas ang First Lord. Waiting din dun sa next core item, Irad, having that Hunter Strife. Once na sinalo mo, ma-stack ka makukuha dito, automatic quick pick off ang gustong i-burst dito or ibigay neto ni Irad. Sino ang maliligaw at sino ang sasalo lahat ng kanyang Ugi Shadow Kill, which is yung kanina hindi naging matagumpay yung pag-kill niya kay Kevz kasi medyo wala siyang damage ngayon. Subukan natin for the next round, bawal maligaw pagkakatapat mo na etong si Irad. Sino nga ba maliligaw sa first 2-1 dito? Pero dito, bakbakan ang dalawa natin. Post 5 position. Pero nag-ahabulan sila. At ang bilis ng Hayabusa. Oh! Pero hindi dito mamatas yung Feather Airstrike. Akala nila mag-click at mag-synchronize. The jump! Falling Star Moon. Sisa natin Tamos. Pero hindi nila ito nuloy yun. Push lang down ng Torre. Torre daw muna. Kasi Torre ang mahalaga. Disengage ba? Dire-direcho ata. Nandito na lahat ng mga member natin. Pero si yung isa natin Kevz ay nasa may top lane para lamang mag-push ng Torre ng Z4 Esports, pero profit, tuloy-tuloy lang. Ang laban dito habang nag-jump out na rin, etong si Sad trying to go in for the juggle and the damage. Napop na kanyang vengeance. This might be the counter punch na pwedeng gawin ng Z4 Esports. Hindi. Sabi nila, timely lang muna habang bumutas sa bandang baba. Etong si Kevz, nabigyan ata sila ng isang mabilis. 2 turrets down dun sa side ng baba. And now, Lord is already up for grabs. At naramdaman to ng 2 teams that they need to reset kasi kailangan nilang pumusisyon at i-priority ang Lord na kalalabas lang. Pero si Finding Hito, direct pa item check nga tayo saglit. Tignan natin kung ano na yung mga magiging item nila, Prof. B. Checkin natin yan. Yan ang nakamanta style na. Hindi. Berserker Fury, Hunter Strife, as well as the Endless Battle. Hinihintay ko kung magbuburi sa ata to mga sir. Or mag-Echo Blade. Ultimate critical talaga yan, no, Prof. B. Pero hindi. Dito, Z4 is 4. Echo Saber pa. Halos makukuha na nila dito yung Lord. And ayun na nga, na-secured na nila yan. Pero yung Roger nandito lang sa may middle lane para mag-show ng minion waves. At paano gaganapang ito ng Power Pack Gaming? Prof. B, paano nila didepensahan ang malakas na pag-atake ng Z4 Esports? Kailangan na i-capitalize dito yung Feather Earth Strike na pwedeng ilapag
ni Ashi, knowing nakakakuha lang niya ng Lightning Truncheon. So given, isang mabilis lang ang Lord dito, having that Roger as well. Tinan mo, pinondohan nila yung gitna to make sure to delay yung mid mismo, sabay maaari silang lumiko dun sa TAS. And naramdaman to ng Z4 Esports. Sige pre, kinlear nila yung mid kasi gusto nilang ilikuan yung Lord sa TAS. Tinan mo yung position dito ng Z4 Esports. Haharapin at sasapuhin nila yung rotation na ginagawa dito ng Power Pack Gaming. At hindi na bago sa mga members yun ng Z4 Esports, while Power Pack Gaming squishing dun sa bandang area nila kung saan sila malakas, yun yung base militar, habang si Sad talagang pinoprovoke niya yung members dito ng Z4 Esports, ng Power Pack Gaming to go against her. Pero tuloy-tuloy ba ang ating clash dito? Ayun na naman yung huli. Pero may value of damage ba? At namatay na nga si Cold as Ice. Talaga naman nag-iinit na ang team na Power Pack Gaming. Bumabawi na sila dito. They're engaging. Papunta sa Zero Esports. Pero may Falling Star Moon. Ang ganda tinamaan at Killing Spree na rin siya. Nawala na ang jungler ng Power Pack Gaming dito. At namatay na rin si Sada. Pero namatay na rin si Ashi. Tatlo. Level sa tatlo ang natira sa ating Land of Dawn. And I think disengage na ulit ang gagawin nila dito. Z4 Esports nasa good clash, though nakuha na sila ng tag dalawa. Ang upper hand lang dito ng Z4 Esports is getting the mid turret, at yung kanya minion weights paabante lang ng paabante. Naging issue lang din dito is ang ginagawa ng Z4 Esports. They're trying to kite out. Ibig sabihin ng mga members dito ng Power Pack Gaming, down we go onto the Kevs habang minamadali ng mga members ng Z4 Esports. The peak of potential, I'll give it to Z4 Esports kasi hinahantay ko rin kung paano pumayong kapatid. That Igma Kadima, iba yung pinaparamdam niya dito. The yin yang overturn, talagang walang magagawa ang isang marksman dito. I agree, Prof. B. Talaga namang yung magiging key factor para manalo dito ang Power Pack Gaming, iwasan nila yung pick up potential ng Z4 Esports. Ang bilis kasi nila kumuha ng pick up, especially kapag ginagamit nila yung kanilang ultimate skill. Pero I am Fendel, ginamit ni Cold as Ice, kaso nga lang hindi tumama, and nagbigay yun ng idea for Power Pack Gaming, pwede tayong mag-engage kasi wala ng ultimate skill sa nating Ruby. Yan ang magandang ginagawa rin kasi ng Ruby. If ever man mag-bintes, okay lang. Kung may nahuli, which is yung dalawang nahuli nila kanina dito, nakita mo yung result. Item check tayo dito. Check me item mismo ng isang Esmeralda. I believe ang susunod niyang item is that a necklace, or pwede siyang lumiko for a genius wand. Dalawa lang ang pwedeng likuan dan ng isang Esmeralda. Ay, nag-ice queen for that ultimate slow. So double slow ang gagawin niya dito. Siya yung magma-micro dahil nga wala silang AoE na tulad ng Eve for the Ice Queen 1 plus the real world manipulation. Dadaanin niya sa presence niya dahil may dominance ice, that's an area of effect. Ice Queen 1, that's another effect pag pumapasok ka sa sayaw mo. Pero yung Inferno ng isa nating Tams, pinapatahat. Ang dami nangyayari dito. Feather Earth Strike at super slow nga coming from Sad. May Falling Star sa mukha. Hindi na nga nakakagalaw dito ang Power Pack Gaming. At ngayon, Shadow Kill. Ang bilis ng Hayabusa. Halos hindi na makita sa mapa. Tatwa. Dalawan na lang ang natilap sa Power Pack Gaming. And do you think, Prof B, enough ba ito para madepensa ang panila, ang kanilang mga tore? Pwede pa silang dumipensa dahil mababa pa naman ang kanilang death count dito. Grabe yung pinapakita dito ni Irad. Sobrang suabe. Hindi ka makakalagpas sa Irad pass. Yan ang sinasabi sa'yo. Nagpapanggap siya na parang si Gregorio Del Pilar. Kung paano nila depensahan. Walang makaabante para sa mga members dito ng Power Pack Gaming. Pagpasag dito sa gitna, diretso dun sa buff, sabay liliko sila dun sa Enhanced Lord na kalalabas lang. Very strategic and sobrang ganda, sobrang organized crime yung ginagawa dito ng Z4 Esports, na alam to ng PPG na kailangan nilang ilaban, pero yung gusto ba nila, maaari nila makamtan. Makakamtan ba talaga ang kagustuhan nila? At ayun, nawala na nga si Cold as Ice. Paano nang gagawin ng Z4 Esports kapag wala na silang pampronta ngayon? Si Irada, andun na pumasok, kaso nga lang nasaan na siya? Shadow Kill, dikit-dikit ang team ng Power Pack Gaming, at ngayon nakapatay pa ang Esmeralda natin, tuloy-tuloy lang. Kaso lang may isang 1-for-1 exchange ang nangyari. Disengagement na naman, and I think Power Pack Gaming may idea na nagbigay sa kanila. Umilaw yung bumbilya sa ulo nila na kaya nilang sumabay kapag ang Z4 Esports kumukuha ng Lord. Sa totoo, yung ganung ginawa dito ng Z4 Esports, nakakatakot para sa side dito ng Power Pack Gaming. They're trying to go for the layering of skills. Right after na yin yang overturn, tumalon sa Ugi Shadow Kill etong si Irad. Pagkatapos noon, may third wave pa, yun yung talon ni Sad. Which is ginagawa nila sa very high level play na hindi sila nagsasabay-sabay ng skill. Unti-unti. If ever lumaban ang Power Pack Gaming, wala na silang skills. Ang gagawin lang sa kanila, let's finding Hitol.
Yona. So ubusan pala ng skills ang gusto ng Z4 Esports. Tinitipid nila yung mga bala nila para kapag may nakita silang mga heroes, eh babarilin nilang ito sakto doon sa ulo na. Pero mauuluhan ba dito ang isa nating Kufra? At sa tingin ko, oo nga, at namatay na nga, unstoppable na isa nating Kagura, ginagamit yung Igma, Kadima. And I think magiging mabilis lang na Lord ito for the Z4 Esports. Several times to ginagawa ng Z4 Esports, no? We are offended. Yin yang overturn, may kasamang flame shot, tapos talon dito ni ano ni Esmeralda. Let's check kung gagawin ulit nila. Again, uunahin nila yung hatak ni Ruby. Yin yang overturn, Ugi Shadow kill, or yung talon dito ni Sad. Which is si Sad, wala as of now, nandun siya to balance out yung minion nila sa taas. Ayan na guys, puposition na to ha, ang kanilang Ruby ha. Pansinin nyo ha, Ruby, yung hatak, Yin yang overturn, plus Ugi Shadow Kill. Let's wait kung yun ang gagawin dito ng mga ano ng mga members ng Z4. Pero yung Lord natin, pupunta ba dito sa may bottom lane ng Power Pack Gaming, Professor B? Pero nawala na rin agad yon with the Feather Airstrike. Halos malakas din naman yung pang-clear dito ng Power Pack Gaming. Pero magiging enough ba yun, Prof B, para makasabay na sila sa ating 17-minute mark? Yun ang gagawin mismo ng Power Pack Gaming. Sasagutin nila yung katanungan mo dito. They're going in for the good defense. Inaabangan at kinakapato ng Z4 Esports kung paano nila papasukin. The flame shot is there. I think that's a huge signal na para umpisa ng gulo. Gulo nga ba akong gulo, Professor B? Pero ngayon, nagbabakbakan lang sila. Nagpapakiramdaman. At ayun na nga yung sinabing factor ng ating sa Professor B. Pero may yakap bang binigay? At ngayon, redemption play pa si na Hito. Mabibigay ito ni Powerpack Gaming. Pero si Hito naka-freed sa likod. Pero sino namatay? Si Yoshi Goodkin. Nawala na rin si Fighting Hito. At nakapatay si Kevs. At tuloy-tuloy pa rin, Professor B. Pero sa tingin ko, magpipitikan na lang to at aalis na yan, Prof B. Hindi daw siya alis. Sayaw lang ako ng sayaw. Ano naman? Pero mukhang nagkamali ka nang pinasukan na dance floor. Sad will fall down. 8:15 ang ating score. Grabe yung pinakitang micro movement ni Kevs, or yeah, si Kevs na abot niya using that entropy. Nakala ko fumi-free shot si Clint. Hindi. I'm gonna find this Hito. Nagsilbing lambat etong si Kevs. Another one will bite the dust na nga ba. There you go. The hatak is there. Shutdown for the side dito ng Power Pack Gaming. Pero the steal para sa kanilang Farsa, I don't know if na-secure. Yeah, na-secure dito ng Farsa ang purple buff. May kalamangan sila for the next 2 minutes. They need to reset para sa Z4 Esports dahil ang laki ng comeback potential ng Power Pack Gaming, knowing ito na yung oras ng isang marksman na natan sitting on the 315 stats. Ayun na nga, talaga namang magbabakbaka na dito ang dalawang team natin, mata sa mata, ulo sa ulo, puso sa puso ang magiging bigayan dito. Pero malapit na tayo sa TikTok timers natin, halos sa haba ng 60 seconds yung buhay nila kapag umabot pa tayo ng 21 minute mark, and especially 85 seconds pa bago mabuhay yung Lord, bago magkaroon ng katulong dito yung Zipon Esports. Bago yan, may yakat na binigay, pero may yin-yang overturn na ako nakita doon. And ngayon, nag-back na ang Z4 Esports. Binebait lang nila ang Team Power Pack Gaming sa tingin ko, Prof B. Nagkaroon ng dalawang mga bigayan. Sobrang crucial nun dalawang huge skill na binitawan ng team dito. Kung mag-connect man yon, yun yung pinaka shot call ng dalawang team to go in. Nag-yin yang overturn and napansin nila the magical damage is not enough to go for the next cleanup. Nag-back away sila. While yung Power Pack Gaming, nung napansin nila nag-yin yang tol, yakapin mo na rin. Pag-yakap niya, wala siya nahuli dito. Automatic cancel ang lakad ng mga tropang Z4. Ayun na nga. It's all about the calculations, the gameplay ng dalawang teams na ito. At tignan mo, kukunin nila yung purple buff kasi alam nila kung gaano kahalaga yan kapag nagkaroon ng 5v5 team up and 32 seconds na lang, lalabas na yung, I think, level 4 Lord, Prof. B? Tama. That's a level 4. No, level 3. Level 3 enhanced Lord dito, and kinapa agad to ng Team Z4 Esports right after kuhanin or snatchin ang kanilang purple buff. Lubingko agad si Irad to secure yung purple buff para sa Z4 Esports. Palabas na Lord dito. For the next 10 seconds, aabante naman sila pagdating sa positioning. Apat agad ng mga members dito ng Z4 Esports trying to zone out ang PPG while si Tams, siya ang pumupuhunan dito. Hayaan na natin palakihin ng wave. If ever man talo sila sa mismong Lord, buhay naman yung linya dito sa baba. Ang kailangan lang ng PPG is to delay yung mga members dito ng Z4 Esports on taking that Lord, which is yun ang gagawin talaga ng PPG. Then napapareact na si Sad na salubungin etong si Tams.
Good move talagang ginagawa ng PPG. They want to take in the battle sa gitna. Huwag tayo dun sa Lord area. Bakit? Kasi dito lamang si Cold Assassin. Dahil once na nagdikit-dikit kayo sa pit ni Lord, automatic yung we are offended, ang bilis i-connect sa inyo. Ito na ang conceal. Ayun na nga yung conceal play. Pero meron bang mga skills, uy, na magpapapapa? Sino makakakuha ng ating level 3 Lord? Sa PPG! Walang lumabas si PPG daw nakakuha ng ating level 3 Lord. And I think Power Pack Gaming, imamaximize nila itong Lord na to, Prof B. Sasabayan nila to para matapos na itong game number 1. Yun yung ginawa talaga ng PPG. That's a huge setup. Nabutasin natin yung Tori dun sa baba. Nakasetup ang Enhanced Lord dito. Ang magiging issue lang is paano nila aabutin yung nasa likod. Dahil ang paglapag ng Lord dito, sasabayan nilang Feather Earth Strike sa downtown, ibabalance muna nilang gitna. And now, etong siya, si Kagura, huge play ang kailangan niyang gawin to pick off the firepower na si Farsa as well as si Nathan dun sa likuran ng mga members ng PPG. Item check tayo dito. As long as pumasok na sa around 50,000 gold network dito, it doesn't matter kung ano na yung gold lead. It means na parehas na yung mga members na lock item dito. Ayun na nga, pero tignan natin kung paano magre-react ang Z4 Esports kung sila naman ang nakaka-receive ng pressure. Pero mahuhuli at dito ay sa nating Hayabusa. And malaking bagay yan for the Power Pack Gaming kung mamamatay na yan at nawala na si Irad. Paano sila didepensa kung kulang sila ng isa dito, Prof V? Ayan na nga ang depensa na pinapakita dito ng Z4 Esports. Tatalo na ang Lord, but down to 20% ang kanyang buhay. Hindi tagumpay ang pagbasag sa baba. They're going in for the mid turret. Nagkaroon ng momentum dito ang PPG. Nangangapa mismong Z4 Esports kung saan sila dapat dumipensa. Wala nang pagtalo na ginagawa mismo ang kanilang si Kagura. Wala munang payong kapatid. They're going in for the delay. Pero abante lang ng abante sa suntok ang PPG. Sinasayawan na ang Cotterant Inferno. Magre-reset ulit ang dalawang teams with a conceal. I don't know kung magiging agresibo sila or that's only a bait. They're going in for the face jump. I mean a fake jump ang kanilang Kufra and they're going in for the reset dahil 15 seconds palabas na si Irad dito. Ang ganda ng ginawa doon ng Power Pack Gaming na disiplina, Prof V. Alam nila na may We Are Offended at ang isa nating Esmeralda na mayroong Falling Star Moon. Alam nila na kapag pumasok sila sa Toro, pinilit nila na i-push at tapusin ay maaaring sila pa yung mayatap at ma-wipe out doon sa ating radius na yon. Pinapakiramdaman kasi nila dito eh dahil I believe pantay na ang ating laro. Though pantay tayo sa ganitong takbo, yung momentum, yun yung edge ng PPG dito from the recent clash. May panahon dyan na they need to reset up for the next 100 seconds. Take time muna. Kung kailangan natin mas mabagal pa sa slow, gawin na natin. Mas pag-igtingin nila ang kanika nila mga depensa waiting for the final item. Pacheck nga ng item kung lahat sila naka-immortality na, Direk. Ayan o. So walang immortality. Tinanggal na ang sapatos dito ni Clint. Ibig sabihin niyan, seryoso na siya pagpasok mismo sa kanilang laro. Hi kay Shanti Dobbs. Siyempre 23 minutes into our game lamang ang Power Pack Gaming. Pagdating sa momentum, though sa kill points, nasa Z4 Esports to. Grabe, hindi lang Z4 Esports at PPG ang kinakabahan dito, Prof. Pati na rin ako. Pero here we go sa ating Land of Dawn. 55 seconds pa lamang bago dumating ang ating, I think, level 4 Lord. Kasi nakadalawang Lord na ang Z4 Esports and ang Power Pack Gaming. MA isa na. 46 seconds, I think, ire-reset pa nila, ire-repace pa nila itong ating mapa. Tingin ko yun ang kailangan gawin dito. And now si Tams, I believe yun pa rin gagawin yung gameplay dito. Pupuhunanan niya ulit yung gilid at magre-react ang Z4 Esports and they're going in for the 4 versus 4. Pero pag inunahan ni Sad na ponduhan agad ang linya dun sa top, dyan mag-iibang istorya. Pero I believe Sad will not do that at sasalubungin lang siya dito. At alam kasi, oh, you know, possible na gawin to talaga ni Sad. At alam to ni Tam, sabi niya ginawa ko yan kanina tol eh. Hindi mo pwedeng gawin sa linya ko yan. Dahil yan nga yung mismo bentahe ko. Eto ng Z4 Esports, pupusisyon dito. Nako! Bakit ka masyadong malalim dito? Mapapaaray ang kanilang Ruby as well as si Suashi! Pero sila pa yun nakapatay. Akala ko si Cold as Ice yung mahuhuli dito, Prof. Pero tuloy-tuloy pa ang bakbakan. Ipipilit ba to ng Power Pack Gaming? Kahit kulang sila ng isa. Hindi rin naman kasi nila pwedeng ibigay itong ating level 4 Lord sa Z4 Esports. Kasi tignan mo yung Tori nila. Dadalwa na ang kanilang mga Tori dan. Manlalaki pa ng minion wave sa darating. Alam nila na kailangan na nila itong ipilit. And yung pinipilit na nga din dito ng Power Pack Gaming talaga and the burst as well. Inihintay ko lang ikakawala na ba ang entropy? Hindi pa muna sa ngayon. Dire-diretso pero wala yung Hayabusa para tumulong with the retribution sa ating Lord Pit na yon. Pero wala pang namamatay bukod kay Ashi and sa PPG ulit.
PPG na naman na nakakuha ng ating level 4 Lord. Ito na ata yung redemption play ng team PPG sa ating Z4 Esport. Tsaka yung ginawa mismo ng PPG dito is right after makuwang Lord, atras kagad. Wala nang lingon-lingon. Si Ashi na pick off automatic kanina. Lord, they're trying to battle, that is 4 against 5 kasi meron silang burst potential na nagagaling sa entropy. That is 4-1-5 sa isang marksman. At ang gameplay dito ng Z4 Esports, pre, pagka pinaabante pa natin to, magiging malaking issue to. Habang wala pa at kaka-respond pa lang ni Ashi, eto na yung pinaka-big play na natin dito. Habang sa likod magagaling mga members dito ng PPG. Talagang lilikuran ang Z4 Esports, pero sinong huling mahuhuli nila? Ay! Kado si Colan sa isa gitna, pero nandun na naman sustained yung yakap-ingyang overturn. Pero may mga immortality na yan kasi nasa 26 minutes na tayo. Na-shutdown na si Eid. Kadima, nawala na yung Kagura. Wala na silang magical damage output dito. And I think nawala na rin yung tank ng Team Powerpack Gaming. Mananak mo si Sada against the 4 ng member ng Team Powerpack Gaming. At siya pa yung mamamatay kahit mga low health na sila. Killing spree na si Kevz. And I think Powerpack Gaming alam nila na dadalwa na ang Z4 Esports Prop V. E pipilitin na nila itong tapusin. Good decision ang ginawa dito ng Z4 Esports na hindi sila nag-all-in doon. Dahil alam nila, they need fighting Hito to kill that enhanced Lord habang ang nagbibigay ng space o nagpapatagal ng laban dito, etong si Irad, pati etong si Sad. Kanina, umabot sa point na kumlas si Sad dun sa gitna, napatay siya dun sa bandang baba, dun sa may Lord pit area. It means na sabi niya, okay lang, matik na mamamatay ako dito, pero etong given time na pinapatay nila ako, yan yung pinaka-space, make sure to kill that Lord, wag mo nang paabantihin, pero tuloy-tuloy rin, hindi nila kaya mabalanse ang minion sa baba, galit na galit, Cotorant Inferno, minadali na rin sa fast ang mga minions dito ng Z4 Esports, ang dami, may push sa taas, may push sa baba. Mukhang kailangan na ata tapos ito ng PPG. And most likely, the game number 1 goes for the side ng PPG. Grabe ang ginawang bawi ng api ng Team PPG sa Z4 Esports. Halos matalo na sila, matapos na sila sa early 13 minutes ng laro natin. Pero grabe yung puso nila, yung tibay ng damdamin nila. Nag-alav yun, Professor B, para makabawi at makaganti sa team ng Z4 Esports. Si Kevz, hinintay lang talaga nila mag-online. Right after Kevz getting their his item, yung mga gusto niyang item dito, as well as yung mga huge clash or huge setup na pinapakita ni Yoshi, yung kanilang Kufra, nag-materialize yung time na pagbibigay dito ng oras. And once na nag-online kasi ang Nathan, yung tas bibigyan mo siya ng konting space, tapos laban nyo ng Lord, kahit wala yung retry or meron mang retry, yun yung magiging issue nila, is paano nila aabutin yung pinaka-likod dito. Grabe. Pero yeah, guys, game number 1 pa lang yan sa series number 2 natin ng ating Jazz ML Christmas Cup powered by the Dito Telecommunity. Magkakaroon lang tayo ng konting short break. Ako ang Kent Caster at kasama ko si Prof. B.